magandang umaga po sa inyong lahat, lalong lalo na sa mga kapwa kong mekaniko na mga baguhan pa dyan. Ituturo ko po sa inyo paano itatiming itong 3 cylinder na Perkins 50 kVA generator. Ito po siya. Ituturo po ko sa inyo paano siya itiming yung injection pump, lalo nang yung hindi pa naka-encounter nito. So ngayon, ito po yung injection pump. Bagong calibrate po ito. So ngayon, ipakita ko po sa inyo paano siya itiming. Buksan po niyo ito, itong bungee bolt na ito. Ito po ay naka fuel line papuntang piston number 1. Ito po siya. Buksan niyo po lang ito. At saka titingnan niyo po, kasi dito po may butas po dito. Napunta po yan ang shafting po. Yan po. Pag pumasok na po yung pangsundot niyo, ito yung pinakabutas niya. Meron pong butas dyan sa loob. Yan po. Saka buksan niyo po itong may lock po siya dito. Ipasok niyo po ito dahan-dahan. Yan po, pumasok na po. Ibig sabihin, yun na po ang pinaka-timing niya. Yun ang pinaka-timing niya po. So once na na-timing niya po ito, i-lock niyo po lang ito. Para hindi na siya maiikot. Yan po. Pasok mo po yan. Balik nyo na po itong bungee bolt. Ang iba po nito, pinagawa nila is kinasa sila ng 3 o'clock. Pero pwede po yun. Kaso na lang, may sarili talaga po siyang timing. Ito po yung butas. Ipakita ko po nga sa ilip. Iilawan ko para makita nyo kung saan talaga yung butas. Yan po. Kita nyo po yung butas na yan. Ayan na po. Butas yun. Papunta ng shafting. Yan po, itutok nyo yung ginawa nyo sundot. Siguro na sa mga itong alambre na to, sa mga pumili siguro na saktong sakto yan doon. Ito lang yun po, sinusundot ko lang yan dyan. Ginawa ko to, yung special tester ko na ito, kasi yan kasi dyan yung ganito lang po yung isundot. Ito lang. Busy kasi yung cameraman natin, kaya ako na lang ang mag-video. Ngayon, yung iba kasi sabi nila 3 o'clock. Tama naman yan kasi 3 o'clock. Ito yung pinaka-slot ng ano, diba? Kunya. Ibig sabihin, naka 3 o'clock ngayon kasi dito ang alas 12, dito ang alas 6, dito ang alas 9, alas 3 ngayon. Pero, mga kapwa kong mekaniko na mga baguhan pa lang, ito talaga, may, dito talaga tayo nagbase kasi ito talaga yung pinaka ano niya, yung sa ilalim na, yung pinakita ko kanina. Yung talaga yung pinaka, ano niya, pinaka tawag nito, timing niya. So ngayon mga kabayan, pakita ko naman sa inyo yung doon sa bandang camshaft.
Ito mga kabayan, dito po sa camshaft na ito, sa gear ng camshaft, nakita nyo po yan, kung nakita nyo po yan, yung itong butas na to, yung butas na yan, ayan yung butas na yan, sa gear mismo, na, timing gear, gear cover yan, housing po, sorry, timing gear housing yan. So itong butas nito sa camshaft gear, itatama natin po yan dyan dito. Tapos yun na po yung pinaka-timing nya. Ikutin ko po, pakita ko po sa inyo yan. Yan, malapit po. Medyo lumampas ng konti. So, balik ako. Yan po, sisilipin ko po yan, ilawan ko po yan para makita natin kung tumama. Yan na po yung butas na yan. So na yan, sintrong sintrong na po yan. Kung nakita nyo, kulang pa konti, kulang pa sa konti. Pag mait sintrong na yan, yan na po yung pinaka-timing niya sa piston na number 1. Naka number 1 na po yan. Yan na. Yan ang pinaka-timing dito sa camshaft. Naka-top number 1 na po ng piston natin. Ang iba nito, binubuksan pa nila yung yan. Yan po. I-atras ko konti. Yan na po. Huwag nyo na pong basihan yung guhit na yan ng timing mark sa gear kasi nakailang ikot na po yan. Hindi natin basihan yan. Kasi alam mo po yung safting ng ano dito, wala kasing tungkol niya. Pakita ko po sa inyo yung gear. Ito po yung gear nyan. Walang kunya po yan. Ito ang timing mark niya. Kung bago kang nagbuo, bago mong in-overhaul, siguradong itapat mo talaga dito yan. Saan na po iwe? Dito, dito mo itapat, diba? Pero ngayon, wala naman kasi injection pump lang ginawa natin. So, dito tayo magbasis sa camshaft. Yung camshaft na yan, yan. Ay, naka top number 1 na po yan. Yan yung so, yung butas na yan. Ito yung butas na to. Tumapat na po yan. So ngayon, ayan yan. Tumapat po na yan. Naitapat na po natin yan. Yung teknot po, hindi na natin basihan yung guhit na yan kasi yung timing mark na yan kasi wala naman tayong, hindi na tayong magbabase dyan kasi injection pump lang ginawa natin. Ito talaga yung pinaka timing na yan yan. So tumama na tayo dyan, tumama na pati tayo sa injection pump. So ibig sabihin pwede natin siya itasa. So mga kabayan, na sana may natutunan kayo sa video na ito. Ginawa ko lang to para ma-share ko sa inyo paano itatiming tong injection pump sa 3 cylinder 50 kV Hilliard Perkins engine. So antayin nyo lang yung part 2 ng video na ito kasi
Pakita ko sa inyo kung under ba yung pagkabit natin ng injection pump. Eh, pakita ko muna sa inyo. Ikabit ko muna yung injection pump. Ito na po, kinabit ko na yung injection pump na po. Yan. Tama-tama lang yung higpit niya dito. Kasi may posibilidad masira ulit. Yan. So ngayon po, kasi matrabaho tong injection pump na ito. So iputulin ko muna tong video na ito. Ito po, na ikagit na natin yan. Ito na po yung injection pump. Kasi ikakabit ko pa tong fuel line niya. At saka yung radiator niya. At saka yung fan blade. So may part 2 pa po ito mamaya. Sa part 2 ipakita ko niya kung under na ba yung ginagawa natin na pagtatiming sa injection pump. So maraming salamat po mga kapwa kong mechanic. Sana po may matutunan kayo dito sa experience ko na ito. Ito po kasi ito na talaga ang pinaka timing ko ng injection pump na ito. Kasi hindi lang isang beses, dalawang beses kong ginawa itong injection pump na ito. Talagang ito na talaga yung tinutura ko kanina. Yun na talagang pinaka timing niya. Yung dito, yung tinuturo ko. Buksan niyo itong banjong bolt na ito, tusukin niyo lang. Pag pumasok na yun sa shafting, hindi na maikot yung shafting na ito. So, yun na yun. At saka yung tinturo ko kanina. Sige, okay, salamat mga kabayan kong o kapwa kong mekaniko ko. Salamat po. Sana may naitulong ako sa inyo. Salamat po. God bless.